Bukas nga po ay nakatakdang maglaro na si Anthony Davis sa Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Pero meron tayong bagong balita bago diyan. Hindi pala si Davis ang unang gustong maging kakampi ni LeBron James dahil may mas nauna pa pala sa kanya bago siya mapunta sa Lakers. Isa siyang superstar, pero sino naman kaya ito? At si Steph Curry, 3 beses pa lang muntik matrade dati. Yan at ang iba pang balita. Pagkatapos mong ilike ang video na to, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang ating Facebook page. Yun nga mga idol, mula nang mawala si Kobe Bryant sa Lakers, hindi na naging successful ang prangkisa ng Lakers. Pero hindi naman nagtagal nang dumating na si LeBron James at arguably the greatest player of all time. Pero kahit ang isang kagaya ni LeBron James ay nangangailangan din ng katulong. Katulong para suportahan siya sa Lakers. At alam naman natin lahat na sumunod sa kanya si Davis na nagmula sa New Orleans Pelicans. Matapos ang unang season ni LeBron James sa Lakers. At kitang-kita sa papel na si Anthony Davis talaga ang first choice ni LeBron James. Pero lumalabas mga idol na hindi pala siya ang first choice ni LBJ. Dahil nakakontrata pa noon si Davis sa New Orleans Pelicans. At alam naman natin na bukang bibig talaga ni LeBron ay si Davis at kanyang gustong maging kakampi sa Lakers. Kahit sa ngayon ay hindi rin kaila sa nakararami na si Steph Curry ay napabalitang gusto ding maging kakampi ni LeBron James sa Lakers. Pero magpasa hanggang ngayon ay mayroon pa lang gustong maging kakampi sa LeBron James. At ito ay hindi basta-basta dahil isa siyang superstar. Mga idol, ang balitang iyan ay nagmula sa Bleachers Report na isinulat ni Jake Fiskers. At ang dahilan kung bakit magpasangga ngayon ay hindi pa rin nagiging kakampi ni LeBron ang tinutukoy na players ay dahil loyal ito sa kanyang team. Siya ay ang nanggaling sa Portland Trail Blazer na si Damian Lillard. Hindi daw ito maitago dahil 3 beses nang naging kakampi ni LeBron James si Damian Lillard sa NBA All-Star. Ito daw ay may ibig sabihin. At maliwanag lamang na talagang gustong maging kakampi ni LeBron James si Damian Lillard. 2018 pa daw nag-umpisa ng kausapin ni LeBron si Damian Lillard. Ito ay kahit na active pa ang kontrata nito sa Portland. Hindi pa rin naman maikakaila na hindi magkalayo ang laruan ni Damian Lillard at Steph Curry. Kung ang shooting ang pag-uusapan, kung palayuan ang tira ang pag-uusapan, pareho lamang din naman daw ang dalawa. At masasabing silang dalawa ay one of the most clutch player in the NBA ngayon. Gayunpaman para kay Damian Lillard, halatang halata na talagang tinanggihan niya si LeBron James ng makailang ulit. Walang makakapantay sa kanyang pagiging loyal sa prangkisa ng Portland. Sa loob ng 10 taon, si Lillard ay nasa Portland pa rin. At mabibilang mo na lamang sa iyong daliri ang mga NBA players na hindi umalis sa kani-kanilang team. At kaya ang mga idol, nang hindi mapapayag ni LeBron James si Damian Lillard na sila ay magsama, lumalabas na nabaling na lamang ang atensyon niya kay Anthony Davis. At mukhang napaganda pa. Dahil unang taon pa lamang nilang dalawang magkasama ay nakakuha na agad sila ng mailap na NBA championship. Pero hindi ibig sabihin ito ay tumigil na si LeBron sa pakikipag-usap kay Damian Lillard. Dahil baka dumating ang araw, kahit may kontrata pa si Damian Lillard sa Portland, makita natin siya na nakasuot ng Laker uniform. Pero kung ayaw talagang pumayag ni Damian Lillard ang balita patungkol sa pagkumbinsi ni LBJ kay Steph Curry ng GSW, ay maaari rin namang mangyari. Mga 3 linggo na ang nakakaraan, ito ay muling napag-usapan. At nag-usap daw si LBJ at Steph Curry ng nakaraang All-Star Game patungkol sa posibleng pagpunta ni Curry sa Lakers. Ngunit maaari nga kayang mangyari ito kahit na hindi pa pumipirma ng extension contract si Curry sa GSW at matatapos pa sa taong 2022. Tandaan natin, iilan na lamang ang loyal sa NBA ngayon at karamihan nga ay naglipatan na. Pero kung trade ang pag-uusapan, alam nyo bang 3 beses na palang muntikang matrade si Steph Curry sa GSW noon? Kaya lamang ay hindi matuloy-tuloy. At maaari nga kayang mangyari rin
na makita nating nakasuot ng Laker uniform balang araw si Steph Curry